Hinahayaan ba nating lumapit sa atin ang mga bata? Maligayang araw ng Sabado, mga kapatid kay Kristo. Pasalamatan natin ang Diyos sa isang linggong iningatan niya tayo. Ginabayan at pinagkalooban ng pang-araw-araw nating pangangailangan. Ako po si Sister Amelyn ng Daughters of St. Paul. Ihanda na natin ang ating puso at diwa sa pakikinig sa mabuting balita ngayon. May nagdala kay Jesus ng mga bata para ipatong niya ang kanyang kamay sa kanila at madasalan. Pinagalitan naman ng mga alagad ang mga taong may dala sa kanila, kaya sinabi ni Jesus, "Pabayaan ninyo sila. Huwag ninyong tigilang lumapit sa akin ng mga bata. Sa mga tulad nga nila ang kaharian ng langit." At pagkapatong ni Jesus ng kanyang kamay sa kanila, umalis na siya. Mula sa panulat na seminarian, Christian Bagungon ng Society of St. Paul. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ayon kay Mateo sa araw na ito ay sadyang napakaikli lamang. Ngunit, ang tatlong taludod na ito ay may napakalagang mensahe para sa atin. Sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang napapabilang sa kaharian ng langit." Hinayaan ba natin ang mga bata ay lumapit sa atin? Marami sa atin ang nasa hustong gulang na ay naniniwala na may mas marami pa tayong alam kaysa sa mga bata. Ngunit kung ating maipagtanto, ang mga bata ay may maraming maituturo din sa atin, lalo na sa ating buhay Kristiyano. Ang mga bata ay karaniwang nakikita ang mga bagay kung ano ito. Sila ay hindi pa nabubulag sa mga makamundong pananaw. Ang mga maliliit na mga bata ay kontento na sa simpleng pagkain at pananamit. Hindi nila kailangan ng marami at hindi rin sila umaasa ng marami. Ang mga bata ay nagtitiwala sa kanilang mga magulang at sila ay umaasa sa kanila. Palagi silang masaya at may pakiramdam ng paggamangha sa lahat ng bagay. Ito ay ilan lamang sa maraming likas na katangian ng mga bata. Marahil, ito ang isa sa mga rason kung bakit sinabi ni Jesus na ang mga batang katulad nila ay ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Sa Ebanghelyo ngayong araw na ito, ikinagagalak ni Jesus ang mga bata at ipinakita niya na ang pag-ibig ng Diyos ay may sapat na puwang para sa lahat, pati na sa mga bata. Mga kapatid, sa araw na ito ay inaanyayahan tayo ni Kristo na pansinin ang mga batang makakatagpo natin. Ano ang nakikita mo sa mga bata na gusto mong gayahin? Pasasalamat ba sa maliliit na bagay? Marahil ang kanilang pagiging matanong, kahinaan, pagiging bukas, pagiging inklusibo, kawalan ng pagkilig, kakayahang maglaro at magsaya. Sa araw na ito, hilingin mo kay Jesus na pasiglahin o palakasin ang isang katangian ng pagkabata na maaaring magbigay daan sa iyo na tanggapin ang pag-ibig ng Diyos ng lubos. Walang taong hindi mahalaga sa Diyos. Ipanalangin mo na nawa ay ipatong din ni Jesus ang kanyang kamay sa iyo upang matamasa mo rin ang kanyang makapagpapagaling na pag-ibig at kapangyarihan. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon, maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share at
pagbagtag ng video ito. Sa inyong mga prayer intentions, reactions o comments, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. Para sa inyo na masugid naming followers, sa mga labis na naapektuhan ng pandemya, natural calamities, at mga may sakit na patuloy pa rin nahihirapan, kasama rin ang mga frontliners at backliners, asahan po ninyo na kaisa ninyo kami sa pagdarasal ng inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ipagdasal natin kasama ang ating mahal na ina, Birheng Maria, na tayo'y magkaisa bilang isang sambayan ng Pilipino na dumudulog sa iisang ama. Muli po, ako ang inyong kapanalig, Sister Ameline Paglinawa ng Daughters of St. Paul, na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang pag-ibig ni Jesus sa kanyang banal na puso ating pagyamanin. Katapatan ng Birheng Maria, idalisay at isalamin. Kaya tuwi na nating ipanalangin, naway kalooban ng Ama'y matupad sa ating bawat gawain.